kayo ng mga nag-online, ano? And ano po yung pinaka-unforgettable experience nyo with them? Meron mo yung parang naloko sila or ano, parang nabiktima sila ng mga online shopping, ganyan? Nag-respond kami one time at nagpatulong kami sa mga social media experts kung paano gagamitin ang social media sa pagninegosyo. Kasi nga maraming naloloko dyan, yung mga, maski yung mga networking, yung mga multi-level, nangyayari, yung mga cryptocurrency na hindi naiintindihan ng iba, yung mga scams. Madalas nagre-respond kami dyan to educate the public na hindi sila maging biktima. Marami. Pero marami kami success stories. In fact, meron kaming nanay na naggagawa lang siya ng cake at binibenta. Nagtatrabaho siya kasi ang maganda po sa pagninegosyo, hindi mo naman kailangan iwanan yung trabaho mo para magsimula ka ng negosyo. Karamihan ng istorya ng negosyo, sisimula nila habang may trabaho sila until such time, ma-realize nila na kailangan na lang pala mag full-time. So that's when they give up their job. So it becomes a transition into something bigger than what they used to do as employed. At yun na ang prescription namin. And social media provides for that opportunity na i-test mo yung product mo sa merkado. Nagbe-bake ka, may bibili ba even among your friends? Kasi kung among your friends walang bumili, sino pang bibili na hindi mo kilala? So, doon nag-test ng magninegosyo yung acceptability, yung viability ng pricing niya, at doon siya nakaka-generate ng feedback kung anong pwede niyang gawin for the expansion ng negosyo. Sir, last na lang sa inyo rin po. Curious lang po kami kung, kasi you're on, ano, di ba, business. How many business do you have already? Kasi kayo mismo personally, di ba? You apply it to yourself. Gano'ng karami na po? And ano yung success story niyo po? Saan kayo nag-start, business, and then, di ba? Ako marami yun. Kung ilan dami, marami. Pero ako kasi yung I expand rather than I diversify. Dalawa yun eh. Halimbawa, yung review center ko, nagsimula ako ng 12 students. Ngayon, I'm operating in 110 branches all over the country. Meron akong preschool, no? Meron akong spa for children, meron akong farm, meron akong resort, mga ganon. Yun ay ano, alam mo, ang advantage na nakuha ko dyan, natutunan ko kasi yung best lessons of businesses from different people I have guested. Alam niyo, ang feeling ko, tuwing Sabado, naka-enroll ako sa isang graduate school na meron akong ini-interview ng isang tao na successful at lahat ng leksyon niya, tinatanong ko para malaman ng audience ko at sa pamamagitan niya, natututo din ako. And I think I've learned the best lessons of business not from the books I've read or the classes I've attended or the seminars I've attended, but from the guests I have actually interviewed. And how I wish that my listeners ay nagawa din nila yung ganong opportunity. Anong success? Ano ang dahilan ko bakit successful yung businesses ko? Because I am ready to fail. Okay? And I learned the pains of failure from these people I have interviewed. Kasi hindi totoo, teachers are the best. The experience is the best teacher. The experience is the best teacher, but it's also the worst. Why? Because the experience will give you the best first before the lesson. So ang ginawa kong best teacher is the experience of other people. So yun din ang yun ang value ng radyo negosyo. Anong natutunan ng isang negosyante na may i-apply nung nakikinig at natatakot sa pagninegosyo? Kaya po ang dahilan kung bakit maliit lang yung gusto namin puhunan, kasi pwede mong isugal yun. Pwede, hindi ka matatakot malugi doon. Kaya lagi kami, think big, start small, but keep simple. Yun ang aming mantra eh. We want them to start small. And doon ang galing yung 500 peso challenge. Ang Pilipino takot magnegosyo. Pero dahil maliit lang ang puhunan, susubok siya. Malugoy yung hindi, sumubok siya. Pero ang kinakagulat namin, pag pala't sineryoso mo yun, pwede pala maging meet siya ng pag-unlan mo na magiging legacy for the rest of your life. Sir, last na lang po. Ano po yung pinakamatinding failures na naranasan niyo? And paano niyo po in-overcome yung failures na yun para maging successful po kayo? Alam mo, paborito kong tanong yan sa show. Alam mo, pag tinanong mo yan, at ang tinanong mo, successful entrepreneur, wala siyang sagot. Alam mo kung bakit? Because in business, there are no mistakes. Just lessons. Pero pag tanongin mo ako kung ano gagawin ko sa business ko, ang bilis ng sagot ko. Because I know where I'm going.
I don't look back on failures because they made me who I am. I celebrate it. And the failure, whether I fail small, I fail big, for as long as it does not kill me, for as long as failure is not fatal, it will make me strong. I don't want to talk about it, sorry, but it made me who I am. And I am thankful to God for those failures, whatever they are. And there are many. In this room, probably I had the most and the biggest failures in business. And that made me, and that brought me where I am. Thank you, sir. Thank you. Hey, sir. Sir Gast and Sir David po. Tanong ko lang para kaming, kasi sinabi nyo kanina na yung buhay nyo po ay parang nasa panganib. Every time you, di ba, you parang sa solving problem. How do you protect yourself? Kasi wala naman kayong BSD, wala naman kayong mga bodyguard para protect lang kayo paglabas ninyo. Or meron bang takot once you go out from ABS, baka biglang may bumaril na lang sa inyo kasi parang so the cases, may gano'n, parang gano'n po. Alam mo yung, well, talagang regular question na yan, ano, kaya din ng mga sa akin, kahit kasi yung tao, threat, ganyan, sabi ko, in my 30 years, parang namanhid na ako sa mga banta, kahit nung, lalo na ngayon sa social media, ang bilis niyan, ang bilis magtenta kahit sino. Parang it's been a part of my career itong banta na yan eh, from day one. And yeah, very ironic na bakit ko, usually mga threat ko nanggagaan, umindi sa police, NBA agent eh. I take it as iba na talaga yung nag-iingat. Pero siyempre, isa lang talagang pinagkakabawalan ko, hindi nawawala ang pag-iingat sa akin ng Ama, ng Diyos, sa bawat kilos na ginagawa ko. At alam niya naman yung nililigtas lagi ako. Yun ang ano ko, anong pong nangyayari yan. Sa bawat medium man, lalo na sa mga police reporter kasi hindi ka nang satisfy both parties pagkat sa career natin. Hindi naman po naka-bulletproof yung sasakyan ninyo. Hindi naman ako magastos lang eh. Bulletproof. Nagbibigay nga sa akin minsan ng yung ng parang bodyguard si Diana Lumibaw nung nagkaroon ako ng sa police. Kinasuhan pa nga. Sabi ko, sir, wag na. Kasi hindi ko lang masabi na gagaano, bibigyan ko lang alam. Yung mag-aano niya. Ayun yan, talaga, umaasa na ako sa Diyos, tinutulungan ko yan, pinoprotect ko. Maganda yung tanong mo kasi yan din yung magsisilbing tips. Ika nga, actually, isa sa bahagi ng programang Soho sa Dizan Web, nagbibigay rin kami ng mga tips kung paano huwag mabiktima ng kakasa o ng krimen o halimbawa ng kidnapping. May mga tips na inilalahan kami doon. At pagkatapos, kapag ka mayroon ganyan mga threat, ay huwag sarilinin. Dapat ipaalam sa pinakamalapit na pulisya o kaya kahit sa barangay sa inyong lugar. So ang punto dito, nagiging aware tayo kung meron man tayong natatanggap na threat sa ating buhay, yun ay hinihikayat ang bawat isa na ipagbigay alam sa mga kinaukulan para, well, mabigyan ka rin ng karagdagang siguridad kung kinakailangan. At the same time, nagiging aware ka na ikaw ay posibleng kapag naglakad ka ng ganitong 10 oras ng gabi sa lugar na yun, syempre, talagang nilalagay mo sa panganib yung buhay mo. So, sa pamamagitan din, syempre, ng, well, panalangin para makaligtas sa ganung uri ng mga banta sa iyong buhay, kinakailangan ng mga pag-iingat at dapat huwag maging pampante sa tweet-tweet. Ano na lang po, tanong ko rin po, ano po yung advantage of the social media now to your work, sa trabaho niyo po? Ano rin po yung disadvantage? Malaki. Malaki ang advantage kasi yung mismong halimbawa, mas madalas na pumuputok na istorya sa Twitter kaya sa social media, sa FB, sa Facebook, ibig sabihin, yun yung in. Yun yung, kumbaga, ay hot topic na pwedeng itakal din namin sa aming programang Soho sa DZMM.
Kaya yun yung advantage. Wala ko nakikita ganong disadvantage kasi more on advantage na nakakatulong para maging idea namin sa topic na i-discuss namin pagdating ng Sabado. Siyempre, bukod pa sa mga nire-report na limbawa ni Raya, kapag may mga latest sa mga kriminalidad sa kanya mga coverage, nakakatulong din siyempre yung mga report ng aming mga radio public reporters. Yung sa radio version. Okay, sir, just tanong ko rin, pero tanong ko lang po, ano pong reaction ninyo pag ginagaya pa ni OBD? It's talagang very proud ako. Ano? Walang binabagit sa kasabihan na imitation is the best form, ano, is the best form of flattery is the best form of imitation. Anyway, siguro pareho din. Very, 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 very proud talaga ako na ganun. Ibig sabihin pa, nare-recognize ako. At kung mahusay ang pagkakaroon ng ebidensya, mas malaki ang tsansa. Saan siya nasa dyan niyo ba yun? Or parang nag-e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 -
And I didn't know na naging distinction yung mga ano ko yun, yung boys. Parang sinabi niya, pag sinabing SOCO eh, ABS-CBN eh, hindi SOCO ng PNP. Nagkaroon ng maging dalawang asa ka, si General Espina, nagpunta doon sa si PNP. O nandito na po ang SOCO sa crime scene. Si Gus Adelis po, anong korpo darating? Ay, hindi po, taga-ABS-CBN. Hindi po polis yun. Ayun na, I'm very proud talaga. Na-identify na SOCO with ABS-CBN. At sa akin. Last na lang po. Sir Gus, sa tinagal-tagal niyo po na sa industry, ano po yung pinakamatindi at pinakamemorable experience nyo on solving cases po? Yung talagang apektuhan kayo, ang pag-uwi nyo ng bahay. Sa dinami-dami ng case, ano po yung pinaka-apektuhan nyo kayo? Actually, na-apektuhan ako dahil I'm very proud. Ang pinaka-umano yan ay yung dito, naging legacy ko na, yung makapag-interview. Ang pinaka yung dito, yung Marikina Rich Day case na series of mga bata ni Rere. Dahil yun nga, na-interview ko yung suspect doon, umamin sa akin. And that, parang naging simula nun. That's the first na talagang napakonvict ko yung suspect doon dahil umamin sa akin. And considered ng court na independent, voluntary, yung pag-amin ng isang suspect before the media. And I'm very proud talagang yun. Tsaka, of course, sa experience, well, katulad yan, no? Yung, you know, ABS-CBN is along Sergeant Esguerra Avenue, di ba? But Sergeant Esguerra Avenue is a former Bohol Avenue ng ABS-CBN. That was 1987 September. Yung Sergeant Esguerra kasi, nung Bohol Avenue pa yan ng ABS-CBN, nag-iinom mga kami ni Jason sa noon, 12 midnight, September 24 yata, 1987. Tapos nagkaroon ng mudita na ano yung tower namin, nandito yung mga rebelde. Yung Sergeant Esguerra, sila tinawag doon, nagsponde sila doon sa pagbaba doon sa ABS-CBN na entrance. Sa takot, dahil nakainom din. Umatras. Nasa harapan ako noon eh. Sa may laban, sa may Bohol Avenue. Yun, bagsak siya, 250 caliber. Tinake ko as souvenir yung empty shell ng 50 caliber. Yung souvenir hanggang ngayon hawak ko pa ngayon. Talagang halos murahin ko siya sa amin dahil wasak na wasak pa rin. And kaya naging Sergeant Esguerra Avenue yung goal ever. Si Sergeant Esguerra, Ed Esguerra. Yun. Kaya naging Sergeant Esguerra because of that. Kaya ang natira na lang doon, monumento na lang sa harap ng ABS-CBN. Ganun talaga. Sergeant Esguerra Avenue.